Ever since po, na bata pa lang ako, mga songs na po yung pinapakinggan ko. Hindi man po ako yung tipo na nakakapanood ng mga concerts niya noon, na sobrang fan na fan na talagang pumupunta ako nasan po siya. Pero yung love ko po sa music niya, sobrang talagang gusto ko po yung mga songs niya na kinakanta ko. And pinangko-contest ko din po dati. So, nung time po na nakapasok ako sa The Voice, sobrang natuwa po ako na umikot siya for me. And ayun po, sobrang love na love ko po si Ate Sara. And kasi sobrang bait niya din po sa amin. It's super sweet. Kaya ayun po. Maraming salamat. Ang susunod na magtatanong, syempre, Shinpi. Ayan. Dami ng tatanong to rin, say say. Hi, Zef. Hello. First question ka lang kasi kanina sabi mo kay Kuya Alan, parang you did not expect na mananalo ko sa Idol despite dahil nga parang older sa'yo yung mga kasama mo, ganyan. Pero hindi ka ba aware during the time na isa ka sa mga malalakas sa votes? Aware naman po ako kasi minsan nagbabasa po ako ng mga comments and yun po yung results every week na nakikita ko naman po. So aware naman po ako dun, pero hindi po ako dun lagi nagde-depend na malakas ako last week, so I'm sure pasok pa rin ako this week. Talagang sobrang marami po akong kinakabahan pagdating sa votings kasi hindi nyo po alam kung anong pwedeng mangyari. And syempre, nakasalalay pa rin po yun dun sa performance mo at kung paano ka makakakonnect sa tao. So, ayun po. At saka anong naramdaman mo kasi parang naalala ko rin yung tweet ni Eric, tapos yun nga, lumabas din ang results ng Idol Finals. Parang ikaw daw yung first time na naka-100%. Doon po sa part na yun, noong time na sinabi po ni Kuya James na 100% yung vote, parang naisip ko na kaya ko ba yun? Parang kaya ko bang ma-achieve yun? Pero kung hindi, okay na. Tapos nang nalaman ko po na ako po yung nakakuha nun, parang paano nangyari yun? Na ganun ka-supportive yung tao sa naging journey ko po na sobra silang nag-effort na mag-text, bumoto para sa akin. Yung po, sobrang grabe lang po. Hindi ako makapaniwala sa ganung kind ng votes po. So, coming from that, parang medyo kahit mo paano ba secured ka sa concert mo kasi syempre bilang ang dami bumoto sa'yo, so malamang baka mag-reflect naman yun sa audience na pupunta sa concert mo. Ah, sorry po. Ano pong medyo ano ka ba? Parang kahit pa paano, parang at ease ka na baka mag-reflect naman yun pagdating sa concert. Hindi pa rin po. Siguro kasi ako po yung tao na hindi po ako agad yung nagiging kampante sa kung ano yung mga nangyayari na parang magre-reflect yung yun na po yung vote sa makakabanod ng concert ko. Siyempre, gusto ko pa rin po, parang mini-wish ko pa rin po, pinag-pray ko po na marami po talagang manood na kahit hindi sila yung mga bumoto, sana matry nila na mapanood and baka ma-inspire din sila or makarelate sa story ko po. So, ano lang. Tapos last na lang ako, kasi parang nakita ko doon, nakita namin doon sa AVP na parang meron kang title na ano yun, New Generation Pop Princess. This Generation's Pop Princess. So parang, how will you prove lang through the concert na parang you deserve the title? Kasi syempre, hindi naman natin maiiwasan na some people will comment, ganyan. So parang, how will you use the concert to prove that you deserve the title? Siguro po, yun na po yung sa concert. So kung ano po mapapanood nila, kung ano po yung ipapakita ko po, kapag nakita na nila yun, I will make sure na may po-prove ko po na deserve ko po yung title na yun. Kaya dapat po panoorin nila para malaman po nila at ma-prove ko po sa kanila na deserve ko yung this generation's new pop princess. So, yun po. Thank you. Maraming salamat, GP. Susunod na magtatanong, meron pa po ba? Wow, mukhang wala na. Susunod po. Meron pa po ba ang tanong? Biggs, ikaw, Biggs. Ayan si Biggs. Hello po. Father. Wala po. Lamping ka. Lamping ka. Lamping ka.
na paano pala ba alam niya yung life story mo and simulas niyo po magina? Noong nalaman ko po na si Ate Maris yung gaganap para sa yung sa role ko po, sobrang natuwa po ako kasi marami akong dito po, every time na nakikita kami, parang yung mga nakasama po namin, sinasabi na magkamukha po kami. Hindi ko pa po alam na siya yung gaganap. Tapos nung nalaman ko po, parang sobrang ang galing lang po kasi kumakanta din po si Ate Marie. So sabi ko perfect siya para sa role niya na bilang Zephany. And yung naipalabas po yung story ko sa MMK, sobrang po kong happy na naipalabas po nila ng ganun na ang ganda ng story. Kasi sobrang dami pong nagsabi na naiiyak sila, na na-inspire po sila. And syempre dahil na din po yun sa buong team ng MMK na nag-effort po talaga sila na maging maganda yung result. So sobrang happy po ako na through doon po sa MMK story ko, marami po ako na-inspire. Ayun po, parang tumutuwa po kami sa isa't isa na yun nga po siya po yung gagana. Parang sobrang happy na po na ibalita sa amin. And ako naman po excited po ako sa kung paano niya i-handle yung parang yung bilang Zephany. So, ayun po ma'am, yun lang po. Kasi po dun sa story ko po sa MMK, ang pinaka-highlight po nun is yung journey ko and kung paano ako lumaban po ng lumaban hanggang sa mabot ko yung pangarap ko. Yung pong mga failures na yun and heartbreaks, yung po yung nakapagpa-tipay sa akin at mas nakapag-motivate na mas gawin ko yung best ko sa susunod and yung hintayin ko lang po yung right time para sa akin. So yun po yung parang thank you po. Naku, Stephany, may additional question daw si Tito Mario. Sige po. Stephany, trivia lang tayo. Paano po pinapanglagaan ang boses mo at saan ka allergic na pagkain? Siguro po, ako naman po, more on, hindi ko po pinagbabawal yung sarili ko na kumain ng mga matatamis or yung mga bawal. Pero pag alam ko po malapit na yung performance ko, big events, doon ko po nililimit. Limit lang po pero hindi stop talaga. Kasi mas naniniwala po ako na pag iniwasan ko na yung masyadong maging protective sa boses ko, mas magiging sensitive siya. So, inom lang po ako ng water after kong kumain ng chocolate or uminom ng milk tea na kahit bawal sa akin pero ayun po, yun din naman po kasi yung in-advise sa akin nung mga iba ko po ate at kuya sa industry na to na parang okay lang na kumain ka ng mga ganun basta alam mo kung kailan at kung gano'ng karami lang na. So, ayun po. Sasaluduhan lang kami ikaw, Seth, kumarap ka sa amin. Yes po, hindi ko din po alam. Hindi ko din alam po saan siya galing. Pero baka po ngayon nakain ng donut. Nagpa-check up po ko kanina. So, kaya medyo na-late po kami. Kaya pasensya na po sa inyong lahat na naghintay po kayo. Pero yun nga po, maliit lang po ito na bagay na kinakaharap. And, siyempre po, hindi naman po ito yung makakapagpapigil na gawin ko kung ano po yung dapat kong ginagawa. And hindi naman po masyado naka-apekto sa akin. So, go pa rin po. Totoo, tsaka ang ganda ng pagkakanta niya kanina. Hindi niya alam kung saan yan galing. Kaya naman, Stephany, may surprise ko sa'yo. Panoorin ito. Akala ko, sisingin siya tama. Make it up. May mga katanong pa ba? Kahit wala na, okay na. Nako mga kaibig, ay meron tao, isa lang, ayan, ang kanyang mga tagahangan ng mamahal is Stephany. Yes! Yes. Aray. Meron sa sa concert po. Nako siguro, syempre meron po yun, pero hindi ko muna sasabihin kung ano yung other side na yun, para ma-surprise kayo na gagawin ko siya sa concert since
nakita ever since pa lang sa Idol. Hindi lang ako nabigyan ng opportunity, pero ngayon, ito na po yung tamang opportunity. So, ano kayo po yun? May additional dose nila. Yeah. Sasayaw ka daw ba? Maybe? Or, di ko po alam, pero... Abangan niyo po, kasi ayoko din muna po ma-spoil kayo para ma-excite kayo lahat na manood. At hindi masayang yung tickets niyo. So, abangan po natin. Totoo, palapakan naman natin Stephanie as the new frontier. Thank you so much po. Para lahat natin nga maipakalat at ma-share sa ating mga social media accounts, sa ating mga sinusulatan na sa darating po na November 28, Stephanie po at the New Frontier Theater. Nakakatuwa dahil gusto rin natin i-congratulate si Stephanie dahil ang kanyang pangarap mo ay umabot na nga po sa 6 million views on YouTube and the 700,000 streams on Spotify, making it one of the chart topper hits in the Philippines. And the pop princess of this generation is ready to give you a night of greatness, and vocal prowess fans can look forward to her powerful performances and never before seen collaborations. Stephanie, invite everybody. Yes po, ayan, in-invite ko po kayo lahat na sana manood po kayo at supportahan niyo po Zeltany at the New Frontier Theater on November 28, 2019, Thursday po yan. Directed by Direct John Prats and musical direction by Mr. Raul Mitra with special guests Miss Sarah Geronimo, Kuya Eric Santos, Ate Moira, New Gen Chaps, Janine Bertin and Ella Nympha, Idol Top 4, Kuya Lance Busa, Kuya Miguel Odron, Kuya Dan Ombao, and Kuya Lucas Garcia, and syempre po ang ating Asia Songbird, Ms. Regine Velasquez Alcazi. So, ayun po. Once again, salamat sa mga pamilya. Thank you so much sa inyong pagpunta at maraming salamat po. Ngayon pa lamang sa inyong pagsuporta at pagbibigay po ng oras kay Stephanie. Ito po ating sa atin ng Cornerstone Concerts and Star Events. Kaya naman, abangan natin.